Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, ito na yung inaantay niyong story time dahil nga nabitin kayo dun sa last video na in-upload ko. So, ikukwento ko na sa inyo kung paano nagawa. Charot! Siyempre, sasagutin ko lahat ng mga katanungan niyo. Nagtanong ako sa Instagram kung meron kayong mga gusto bang malaman about sa akin pregnancy at sa mga hindi nakakalam, yes, I'm a mom now. Oh my gosh! Until now, hindi pa rin siya nag-sink in. Kahit nung Mother's Day, nagbigay sa akin ng bulaklak si Vern tsaka yung daddy ko. Parang, ay, totoo! Mother na pala ako. So, bear with me guys, unti-unti pa siya nag-sink in sa akin. But I am so happy, my heart is so happy. Dapat talaga nung Mother's Day ko pa sasabihin sa inyo, pero hindi ko in-expect yung suporta niyo sa merch. So isa rin ako sa mga nag-aasikaso ng merch, kaya hindi ako nagkaroon ng time na i-edit yung video na yon. So na-delay nang na-delay, tapos may mga time na bigla akong may appointment sa doctor ko, so na-delay hanggat sa ayun. Pero feeling ko naman si God na ang nag-decide talaga ng perfect timing ng lahat. So wala, I'm so happy lang na alam niyo na, dahil from the very start pa lang naman talaga wala akong balak itago sa inyo. Syempre, gusto ko lang yung very sure na sure ako talaga na syempre na thank you Lord na safe yung baby. At yung talagang masasabi ko na sa buong world. At ito na, sasagutin na natin yung mga questions niyo sa Instagram. Okay, for the first question, sorry if tumitingin ako dito dahil nandito yung laptop. Paano mo nalaman na preggy ka na pala? Okay, noong January, dapat magkakaroon na ako ng period. Na-late ako, pero may nakita akong blood sa underwear ko. So, nasa isip ko, ah okay, may period na ako. Parang ganun. Akala ko, ay na-late lang ng ilang araw, ganyan. Tapos, noong Feb, na-miss ko na yung period ko. Napansin ko na sobrang tagal na, ba't hindi ko rin ako nagkaka-period? Sabi kong ganun. So, dapat magkapacheck up na ako sa OB-GYNE. Kaso, bigla ako nagkalagnat ng end ng Feb. Dahil doon lang ako naging free. Nung end ng Feb, nagkalagnat ako, hindi ako nakapagpacheck up. Pero nag-pregnancy test ako, negative yung lumabas. So, okay. Kailangan ko na talaga magpa-OB kasi nga ang iniisip ko, baka may sakit ako, baka may PCOS ako, or may bukol ako sa ovaries, yun na yung pumasok sa isip ko. Nag-March na, yung first week na March, di ba yun yung nagka-COVID ako? So hindi talaga ako nagka-time na pumunta sa OB. So after na magka-COVID ako, nag-PT ako, negative ulit. Ilan beses ako nag-PT guys, negative talaga yung lumalabas, ayaw niyang magpakita sa akin. So, ang naka-program talaga sa utak ko is, baka may sakit ako. Na nag-April na, dahil na-delay na na-delay dahil sa lahat ng mga nangyayari sa aking life. At so work, noong April, second week, or mid-April, nagpunta na ako sa St. Luke's QC. Nagpa-check up na ako. Ang procedure pa na binigay sa akin noon ay transvaginal ultrasound. Dahil sinabi ko nga dun sa OB na negative po yung PT ko, so I'm not pregnant. So, gusto ko lang magpa-check kung may sakit ako. So, nung time na, kasi pinapasok ko sa'yo eh. So, pagkapasok ko sa'yo, alam mo yung mukha ng OB, sabi sa akin, ay, mami, pregnant pala eh. Ganun-ganun niya lang sinabi sa akin na parang, hindi naka-program sa utak ko. Wala man lang, eh, wala naman lang 1, 2, 3, go. Wala man lang pag-anon. So, ha? Ako naman, si akala mo mas magaling pa sa OB, ha? Paano po yun? Negative naman yung PT ko. Pero hindi ako nagagalit. Pero curious ako kung bakit negative yung PT ko. Guys, ang dali-dali lang mag-pregnancy test. So alam ko namang tama yung ginawa ko. Tapos sa morning ko siya ginagawa. Yung first weebie of the day. Doon ko siya ginagawa. Pero negative. So sabi niya lang sa akin, ah baka ma'am kasi malaki na. Sabi ko, ha? Malaki na siya? Paano nangyari yun? Tapos so, tinanong niya na yung last menstruation ko. Sabi ko, January. Sabi niya, are you sure, ma'am? Sabi niya ganun. Sabi ko, opo. Gano'n po kadami yung ano niyo noon, yung blood. Sabi ko, ay wala po. Parang nagkaroon lang tapos hindi na ako nagpalit ng pad kasi bigla ko hindi nagkaroon. Sabi niya, ay ma'am, that's spotting. Tapos yung January, spotting na pala yun. So yun yung time na nalaman ko na pregnant ako. Una, shocked ako. Gulat talaga ako. Parang, hala, guna ba ganun na lang talaga ako? Pero nung sabi niya, ma'am, palit tayo procedure. Ang ginawa na nila is yung pelvic ultrasound. Yung for pregnant na talaga. Tapos, habang pinapanood ko, kasi makita mo yun, may TV yan sa harap mo. Nung nakita ko na yung paa or kamay, ewan ko sa dalawang yun, kasi nahihirapan ako magbasa ng ultrasound. Nung nakita ko na yun, doon ako naiyak. Doon na
ano sa akin na parang hindi naman sink in, pero parang dun ko na-realize na, oh my gosh, may tao sa chan ko. So dun ako naiyak na, hala, oh my gosh. Dun ako na-excite actually, nung nakita ko na may tao sa chan ko. Nagulat lang talaga ako nung una kasi nga, hindi nga prepared yung utak ko na pregnant ako, ang alam ko. Pero mas okay naman syempre na pregnant ka kasi may sakit ka na malala talaga, di ba? So, ayun, yun yung time na nalaman ko na pregnant ako. What did you feel when you found out? So yun, yung na-feel ko, nagulat ako. Pero nung nakita ko na nga yung kamay at paa, super na-happy na ako. Super na-excite na ako kasi parang dun ko na talagang pumasok sa utak ko, oh my gosh, ribomize ka, may tao talaga sa chan mo. Super shocked, but na-excite. Sino po unang nakaalam ng pagbubuntis nyo? Hope you answer po, Ate Riva. Pinaka-unang nakaalam na pregnant ako is si Abby. Yun yung ate ni Vern. Dahil yun yung kasama ko na nagpunta sa OB. So, nung time na yun, bago kasi lumabas, ibibigay sa'yo yung parang printed na ultrasound. So, labas lang ako, chill lang ako. Tapos, inabot ko lang sa kanya yung... Parang casual lang, inabot ko lang sa kanya yung ano. Parang pelvic ultrasound na naka-print. Sabi ko, oh, sabi niya, ano to? Sabi niya, kasi nga, hindi mo siya masyadong maintindihan kung hindi ka ubigayin. Sabi niya, ano to? Tapos sabi ko, ah, wala, souvenir lang nila sa loob. Ah, dined mo niya lang talaga, sabi ko. Tingnan mo mabuti, tinignan niya, hindi niya mag-gets. Akala niya yung ganun, bukol sa ovaries ko. So sabi ko, ano ba? Buntis ako. Sabi sa kanya, oh, ganun, kahit naka-mask siya ng time na yun, nakita ko lumaki yung mata niya. Tapos super happy niya. Super, super na-excite din siya. Pero syempre, bawal niya makam sumigaw sa ospital. Nanonood kayo? I don't want! I don't want, Bobby! Sa maganda mo! Ayaw ka! I'm shy na. Babae siguro. I'm shy na. Lalaki! Say hi. Signs and symptoms. Actually, parang wala gano talaga akong masabi dahil tagal ko pa bago nalaman na buntis ako. Tapos wala siyang paramdam. Hindi ako nagsusuka. Hindi ako nahihilo. Wala akong kinikrave. Siguro, sign na yung nahihilo ko sa sasakyan dahil hindi ako mahiluhin sa sasakyan. Nung time na parang sa work ako, parang sabi, parang nahihilo ako or nasusuka ako. Pero never ako sumuka sa sasakyan. So, parang yun lang. Wala naman akong kinrave as far as I know. When are you due po? So, ang due date ko ay October. What was Kuya Vern's reaction when he first found that you're pregnant? Wait lang, alalahanin ko maigit. Hindi siya nag-work yung pregnancy break. Hindi, ang first reaction ni Vern, akala niya nagpa-prank talaga ako. Ewan ko, hindi ko naman siya always pinaprank. Parang once or twice ko pa lang ata siya na-prank. Pero feeling niya pinaprank ko siya. Pero sabi ko sa kanya, bakit naman ako magpaprank about pregnancy? Well, di pa rin ang tagal niya bago naniwala, guys. At sorry, walang video kung yun yung aabangan nyo. Walang video dahil, ewan ko, sobrang pag in the moment ka na, hindi mo na maiisip na mabivideoan mo pa siya. So sorry, kukwento ko na lang sa inyo. So yun, nagulat siya. Pero hindi, kilala niya naman si Vern, hindi siya yung tipong, wow, yung sobrang grabe yung emotions niya. Pero ang una niya agad sinabi na, punta tayo kay Latito. Sabi niya, yun agad yung una niyang ginawa, actually. Nung time na yun kasi, ay isang sign din pala yung, grabe ako umiyak, nang hindi ko mapigilan. Hindi ko talaga siya pigilan, tuloy-tuloy talaga. Akala ko ina-attake na naman ako ng anxiety ko, pero siguro sign din yun ng buntis ka, very sensitive ka. So, sabi ko sa kanya, I'm not feeling well, baka hindi ko kayan. Dahil nga, syempre, hindi naman ako nagbibiro nung sinabi kong strict talaga yung parents ko. So, hindi ko alam kung kakayanin ko yung emotion, yung mga mangyayari. Hindi ko alam, baka kasi himatayin ako doon. Eh, grabe na ako umiyak doon, kasi I'm not feeling well. Ang iniisip ko yung bata, baka himatayin ako, baka may mangyaring masama. So, sabi ko, hindi ko pa kaya emotionally and mentally. Baka pwedeng ikaw na muna humarap. Sabi ko, okay naman sa kanya. So, yun yung parang unang nangyari. Reaction of Vern's fam. Well, hindi ko alam kung normal eh, pero sa mga kakilala ko lang din kasi, pag sa side ng lalaki, happy sila. Kapag nagkakaroon ng anak yung, syempre, lalaki. Kumpara mo sa babae,
Pero ayun, very happy ako na happy sila for us. Si Auntie, si Anya, si Vince, si Allen, si Abby, yung person nakaalam. So, very happy sila at they can't wait dahil yung family din ni Vern sobrang hilig nila sa bata. Paano niyo po sinabi sa parents na buntis po kayo knowing that you have strict and protective parents? Itong tanong na to yung pinaka marami talaga. As in, dami ka tanong paano mo sinabi, di pa strict yung parents mo, ano reaction ng dad mo, ganyan-ganyan. So ito na, ikukwento ko na sa inyo. Hindi naman yung detalyado talaga, pero ikukwento ko sa inyo. Alam kong nag-e-expect kayo ng bugbugan, very wild na scenes. Walang ganong nangyari, guys, okay? Actually, in-expect ko din yun, pero hindi yun nangyari. Katulad na nabanggit ko kanina, si Vern yung unang pumunta dun sa bahay. Sabi ko, are you sure? Sabi ko sa kanya, sorry talaga kung hindi ako emotionally stable para humarap sa parents ko. Kasi nung time na nagpa-check up ako, dumiretso agad ako sa kanila noon, hindi na ako bumalik sa bahay. So, dumiretso na ako kay Vern para sabihin sa kanya yun. And then, nung time na pumunta na siya doon, si Vern doon, bumalik na si Vern. Sabi ko, oh, tapos na? Sabi ko sa kanyang ganun. Sabi niya, oh, tapos na. Nakausap niya na daw si Mommy. Yung mga tao sa bahay. Tapos, okay, wala pa kasing text sa akin yung parents ko. Sabi ko, antayin ko bang mag-reply sila? Or ano ba? Tapos sabi ni Vern, decision ko daw. So sabi ko, antayin ko na lang munang mag-reply sila. Tapos wala silang text sa akin at all. Except for my two brothers na talagang hindi ako iiyak. Tapos na, kawawa naman yung bata. Yung dalawa kong kuya, grabe yung mga texts nila sa akin. Unbelievable dahil very protective din sila sa akin. Pero yung mga texts nila sa akin na huwag ka magpaka-stress, alagaan mo yung baby, kami bahala kay kami na muna bahala kay daddy tsaka kay mommy. Give them time to think, to breathe, to think things through, yung mga ganon. Yung assurance lang na sila na muna bahala kay mommy and kay daddy. Sabi niya na, responsibility yan, huwag niyong papabayaan, sarili mo at yung baby. So, next chapter niyan, yun yung laman ng text nila sa akin. I was very emotional nung time na yun. Talagang grabe yung iyak ko dahil sobrang grabe yung pagmamahal ko sa kanilang dalawa. Ayun, hindi nag-text sa akin yung parents ko at all. Wala talaga. Pero lagi ko silang kinakamusta sa mga in-laws ko. Kay Poyeng, tsaka kay Ate Meg, yung girlfriend ng mga kuya ko. So sabi nila, okay naman sila, ganyan-ganyan. So parang nakikiramdam lang ako kung kailan ako pwedeng bumalik. So nung time na parang sinabi nila Poyeng, tsaka ni Ate Meg na, sis, naririnig ko na sa bunganga nila na namimiss ka na daw nila. So, dun ko na nilakasan yung loob ko. Pumunta na ako sa bahay. After yun ng work ko, nag-host ako sa isang event. Ano ba? Nagtrabaho pa rin yung boys. Kailangan. So, nag-host ako sa isang event. After nun, dumiretso ako sa amin. Pagpasok ko ng kwarto, nandun si mami tsaka si daddy. Unang kita pa lang nila sa akin. Alam mo yung mukha ni mami na ganon. Ganon na ganon yung mukha niya. So, parang bumalik sa, yung tingin niya sa akin, bumalik sa baby Riva. So, gumanon siya, in-extend niya yung arms niya, hinag niya. Hinag niya ako talaga ng higpit na mahigpit yung hug na kailangan ko talaga nung panahon na yun, syempre. Dahil miss na miss ko talaga sila. Hindi naman siya umabot ng linggo-linggo yung hindi namin pag-uusap. Parang wala pang, ewan ko, isang linggo lang ata yun or what. Si daddy din, yakap ko. Tapos ang unang sinabi lang sa akin ni daddy is, okay ka ba? Ano bang nararamdaman mo? Ganyan-ganyan. Puro about sa health ko. Sobrang grateful ako na may ganun akong klaseng parents. Pero guys, huwag niyong isipin na parang, akala ko ba strict but parang ang bilis nila nagbatay. Hindi ganun. Dahil yung time na hindi nila ako kinakausap, sobrang torture na nun sa akin. Siyempre, hindi sila prepared eh. Actually, nag-open up sila sa akin na ang talagang iniyak naman daw talaga. Kasi kahit naman hindi nila sabihin sa akin, alam ko namang umiyak yung mga yon. Pinaka iniyak naman daw talaga nila is naiisip nila na, yung baby Riva namin, not a baby anymore. So parang yun yung tumama sa kanila na hindi na katulad ng dati, hindi na nila ako masyadong sabi ko kasi pwede niyo po naman akong baby, I'm still a baby na very
clingy sa parents. Pero yun nga, iba na rin kasi kapag mom ka, may like may sarili kang family. Yun yung may ano sa heart nila. Yun yung medyo masakit na hindi pa nila tanggap. Pero sinabi ko nga sa kanila, hindi pa naman ako aalis sa inyo dahil yun yung doon sila pinakamahihirapan. Dahil nga, ako ang unika iha. Sabi ko, hindi pa naman ako aalis sa inyo. Yun kasi yung iniisip na nila, nabubukod na kami. Hindi na nila ako masyadong makikita. Yun yung nag-hurt sa kanya kasi nga para sa kanila, a baby is a blessing. Pero nga, hindi lang sila prepared to let me go ng fully talaga. So, yun daw talaga yung mga iniisip nila ng mga araw na hindi nila ako kinakausap. Time na yon, yung gabing yon, very emotional, hinag ko lang sila ng hinag. After a few days, grabe, sobrang na-feel ko na na-excite na sila sa new journey ko. Ganun lang naman eh, time. Time naman talaga yung kailangan. So, huwag niyo iisipin na talagang may mga wild na naganap at hindi ako napapanggap. Pag sinabi kong strict sila, strict naman talaga sila. It's just that, nung time na nangyari to, very understanding naman din yung parents ko sa nangyari. Para sa kanila, well, nandyan na eh. Para sa kanila, pag may achievement pa ako, dun lang sila nandyan for me. Siyempre, kapag may mga struggles ako, nandyan din sila sa likod ko. So, dun ako super na happy. Gusto ko lang i-insert to dahil isa to sa mga sinabi pala sa akin ng parents ko na nakalimutan ko i-mention sa vlog. Pero one of the reasons why hindi sila talagang nag-hysterical about my pregnancy kasi daw super love nila si Vern. Tinrato na daw nila si Vern na parang anak nila and may part sa kanila syempre na happy sila na si Vern na talaga yung makakatuluyan ko. And yung family ko talaga, nagki-crave din sila talaga ng baby at gusto na talaga nila ng apo. Hindi man nila in-expect na sa akin manggagaling ang first apo. Pero naging happy din sila na magkakaroon na sila ng baby sa house. Nang nag-positive ka ba sa COVID, buntis ka ba nun? Actually, yes. Isa yun sa tinanong ko sa OB ko. Sabi ko, Doc, nagka-COVID po ako. Kailan po ba yun? Sabi niya, okay lang. Well, tinanong niya muna kung ano yung kalagayan ko na nagka-COVID ako. Sabi ko, hindi naman po yung malala. Sa x-ray naman po, nag-negative naman ako. The usual fever, loss of smell, loss of taste, mga ganun po. Sabi niya, okay lang naman daw as long as naka-recover. May mga binigyan naman siya sa akin meds. At ayun, okay naman daw. Doon din ako actually kinabahan sa unang siya. Tagal kong hindi alam na preggy ako. Nung time pa na yun, tiktok-tiktok pa ako. Grabe ako sumayaw. Lagi ako nagka-coffee na bawal pala. So, ang tibay ng baby. Gusto niya talaga mapunta dito sa Earth. What is the gender of the baby po? Actually, si Abby pa lang ang nakakaalam, yung ate ni Vern, dahil sa kanya ko pinabigay yung envelope dahil magkakaroon pa kami ng gender reveal at doon ako na-excite. Gusto ko na malaman. Basta ako kahit ano, basta healthy baby. Any name in mind? Si Vern kasi, bago pa ako maging pregnant, meron na siyang name talaga na sabi niya gusto niyang ipangalan sa magiging anak namin. So, hindi ko pa siya i-reveal. I'm so sorry. Pero ang naisip niya pa lang sa boy dahil si Vern gustong-gusto niyang magkaroon ng boy. Wala pa kaming naiisip sa girl. Sa boy pa lang if ever meron. Pero, ayun. Secret pa daw yung name ng boy. Siya mismo ayaw niya daw muna i-spill. Saka na daw kapag sure na yun ay gender ng baby. What are your pregnancy cravings? Para sa akin, guys, wala. Pero, yung talagang crave talaga, what? Siguro pinaka na yung ice cream or anything malamig. Pero sinabi yun ng mga nakapaligid sa akin. Para daw, hihilig ako sa ice cream. Pero nag-ice cream naman din ako bago pa ako maging pregnant. Or feeling nila nga sa ice cream. Next, ready ka na talaga. Kama na lang. Alam nyo, isa sa mga dinasal ko, sabi ko nga kay Lord, sabi ko, Lord, 25 years old, parang gusto ko na mag-settle. Pero kayo po bahala kung ano po sa tingin nyo, kung kailan po sa tingin nyo na deserve ko na magkaroon, or kung kailan po ako ready. So, di ko naman alam, Lord, na 23 mo pala siya ibibigay. Yun kasi yung, parang kay Lord, eh, yan yung dinasal mo eh, kung kailan ka ready. So, feeling ni Lord, ready na ako ngayon. So, para sa akin, ready na din talaga ako. At sobrang na-excite ako. Wala. Sobrang happy pa lang ng ganung feeling. Hindi ko in-expect, pero
ibang klaseng happiness itong nararamdaman mo ngayon eh. Kasi dati sanay lang ako na happiness na about me. But right now, ang iisip ko yung happiness for the baby. Aww. Paglabas niya. Parang dami ko na agad na plano sa utak ko. So, for me, I am so ready. Sana ready na din kayo. Congratulations for God's greatest blessing. Thank you. What excites you to become a mom? Ang dami. Maliban sa pagbibili ng mga ng mga damit, for him or her, hindi pa kasi ako sure. Kaya nga naiinis na ako kasi lagi ko nakikita si Abby. Lagi ko nakikita si Ate Abby. So, pag nakikita ko siya, na naiisip ko lalo na, oh my gosh, alam na itong babae, ito yung gender ng baby. Gusto ko na siyang kulitin. So, maliban doon sa pagbibili ng mga gamit sa baby, na-excite ako, palakihin siya. Wala, parang syempre, new milestone sa amin ito ni Vern na meron kami batang palalakihin, tuturuan. Doon ako na-excite yung tuturuan mo siya ng bagong, mga bagong things. May kikita mo yung first walk niya, first words. Ang dami! Sobrang dami talaga. Hindi ako makiisip. Pero sobrang na-excite ako. Alam ko malaking responsibilidad at hindi siya puro happy-happy lang. Pero na-excite pa din ako sa fact na pagkakaroon na kami ng baby ni Bert. At ang nakaka-excite din doon, syempre, nung nagka-baby kami ni Bert. May time na nakita ko, nakatingin lang si Bert. Sabi ko, bakit? Sabi niya ganun, wala. Parang happy lang daw siya na, oh my gosh, tayo na talaga. Sabi niya, ganun! Ayan! Ito na yung confirmation na kami na daw talaga hanggang dulo. Sana naman, Lord! So, ayun, super na-happy din ako. Na-excite ako sa mga adventures namin as family. Ngayon may darating na baby na po. Would you stop vlogging po ba? Oh my gosh, no! Di ba nga ang pinromise ko sa inyo hanggang sa magka-family ako? Gusto ko nandyan kayo. Gusto ko, nandyan pa rin talaga kayo. Kasi syempre, nandyan na kayo from the very start. Gusto ko, sabay tayong mag-grow. Sabay tayong makaka-achieve ulit ng another milestone. So, nakaka-excite kaya mag-vlog dahil from the pwede kong balik-balikan hanggang sa, oh my gosh, nandito na tayo, may family na tayo. So no, hindi ako mag-stop mag-vlog. Naisip niyo po bang itago na lang sa public yung baby or pregnancy niyo po? Never siya pumasok sa isip ko. Actually, nung time na nalaman ko pa lang, kaya hindi ko siya agad masabi sa inyo. Actually, gusto ko na sabihin na eh. Pero hindi ko lang masabi sa inyo dahil syempre, winawait ko pa yung go signal ng family ko. Marami naman tayong taong dapat i-consider, hindi lang yung sarili nating kaligayahan. So, inaantay ko na yung go signal nila kung ready na rin ba kayo. Kasi hindi lang naman ako yung dapat maging ready. Dapat ready na din sila emotionally. Nung tayo sinabi ng family ko na very happy na sila, very accepted na nila, doon na ako talagang, oh my gosh, excited na ako malaman yung lahat. So, never yun pumasok sa isip ko, kailan kasal, mami? Sinagot na to ni Vern sa vlog niya at feel ko siya naman talaga yung dapat sumagot ng ganito. So, insert ko na lang yung clip niya. Plan ko na kasi talaga. Pakasalan siya with the consent of her parents, syempre. Plan ko na talaga, pero sabi ni Riva na mas maganda ikasal pag pwede na yung gathering kasi galing kami sa mga, ano, sa malalaking family. Upload mo mga reaction nila nung nalaman na preggy ka. Yun po ang kailangan niyo abangan sa susunod ko na vlog. Yun na po yung i-upload ko na next. At sobrang na-excite din ako i-edit yun. Hindi ko pa yun na-edit. So, na-excite na ako dahil ang sarap balikan ng reaction ng mga kaibigan ko. And yung papakita ko sa inyo na video na yun, puro friends ko lang talaga. At walang family. Dahil nung time nga na yun nga, si Vern naman ang nagsabi sa kanila, hindi ako kasama dun. At hindi namin kakayaning i-video sa sobrang kaba siguro namin nun. Kay Ate Meg, tsaka kay Poyen. Hindi ko rin na-video noon kasi naka-video ko lang at medyo magulo po nung panahon yun. So, puro friends lang yung mapapanood nyo. Sa next video, yun po yung kailangan nyo abangan. So, ayun, sana nasagot ko po lahat ng mga katanungan nyo. At kung may questions pa kayo, tago nyo lang. Kasi hindi ko naman alam kung kailan ba ako na next mag-Q&A pa sa susunod. Pero sana nasagot ko pa rin yung mga tanong nyo. Don't worry, if may mga tanong pa kayo, baka pwede ko siyang masingit sa ibang vlog ko kung may gusto pa akong i-clarify or what. By the way guys, bago ko po tapusin yung video,
let me promote my merch. Oh my gosh. Wait lang, gusto ko rin magpasalamat sa lahat. Few stocks left na lang yung limited, kaya ito na yung suit ko ngayon. Itong eyes. So, this is me. Itong, actually, itong mata na to, nakuha to dun sa re-vlog live ko na nag-open yung eyes ko. Tapos, pina-drawing ko lang siya. Pwede niyo po itong mabili sa at by Riva Kennery on Instagram, tsaka sa by Riva Kennery on Facebook. So, guys, kunin niyo na. Oh my gosh, bilisan niyo na. Baka maubusan kayo. Thank you so much sa support ko sa merch ko. Nakakakilig sobra at hindi po kayo magsisisi dahil napakaganda ng quality ng shirt, ng print. I got you guys. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!